ang sipag na tong anak mo. Naawa din ako kasi nga naglalakad sa kalsada, pagkainit-init, walang chinelas. Hindi nga ako nakapasok at wala siyang chinelas. Hindi nakapasok, walang chinelas. O, di ba? Kumain na ba yung mga anak mo? Yan na po. Kumain na sila? Yung bata kasi nakiusap sa amin, nasa loob namin sa kalsada, puntahan daw namin yung bahay nila, tulungan daw namin siya, kaya sinamahan kami rito sa bahay nila. Tao po, may aso. Oh, galit sa Oy, kumusta? Ay kuya, ay good afternoon, kumusta kayo? Oh, may duyan ka. Oh, sarap dyan, para pahinga, no? Oh, oy, papasok na ako ha. Nakipasok na ako. Oo. Kumain na kayo? Siya na po. Ha? Siya na po. Kumain na kayo. Ito yung batang ito, anak mo nyo. Anong pangalan mo, Tutoy? Christian po. Si Christian. Nasa lubong ko si Christian dyan sa kalsada. Kasi may tinutulungan kami dyan sa unang-unahan. Sabi ni Christian, Kuya, baka pwedeng puntahan mo rin ang bahay namin. Sabi niya eh, baka pwedeng tulungan mo rin kami. Sabi niya, kaya nakarating ako dito dahil sa anak niyo si Christian. Ano? Kuya, ang trabaho mo? Kunyan lang yan, kuya. Nagtatabas lang. Kung may mga patabas. Ah, okay. Naggagamas, nagtatabas sa niyugan. Sa gubat, no? Gubat. Magkano ang arawan? 400 baga, kuya. 400? Kung meron. Kung meron. Kung wala. Wala. Anong inaasahan? Pag wala, walang ibang alternatibong hanap buhay? Wala mo ba, kuya? Wala? Wala. Sugutom, pag wala? Ha? Ilan anak niyo? Apat po. Apat, nasaan? Tulolog. Ay, ito yung panganay. Si Christian. Si Christian. Ang sipag na tong anak mo. Naawa din ako kasi nga naglalakad sa kalsada, pagkainit-init, walang chinelas. Hindi nga ako nakapasok at wala siyang chinelas. Hindi nakapasok, walang chinelas, o di ba? Malagal pa. May pasan-pasan siyang mga pakwan kanina. Opo. Oo, ibebenta daw niya yun, pambili niyo ng bigas. Oo, napakabait ng anak mong ito. Pangalan mo, kuya? Francisco po. Kuya, Francisco. Ikaw naman? Lani po. Lani, yan. Taong ka na? 20 po. 20? 20 years old ka? Opo. Apat ang anak niyo, panganay ito si? Christian. Ilan taong ka na, Christian? 11. Oh, di niya alam ang edad niya. Ah, Lani, hindi niya alam ang edad nung 11 pa lang pala. Anong grade mo na, Christian? Ha? Grade 2. Oh. Ha? Grade 1. Mali pa pala ako ka. Ha? Bakit? Grade 1, 11 years old. Bakit, Totoy? Bakit? Ha? Bakit ka nagbalik? Lagi po siya naghihinto at wala. Ah, lagi naghihinto. Kasi nga, napakalayo nitong lugar niyo sa eskwelahan. O may pinuntahan ako dyan. Yung mga anak niyo naglalakad ng 3 oras papuntang school. O, ganun din ang nilalakad nito ni Christian. 3 hours bago makarating sa school. Sobrang hirap. Eh, wala pang chinelas. Diba? Hindi mo mabilan, kuya, ang chinelas? Wala pa nga, kuya, ang pambili. Ah. Walang pambili? Walang trabaho. Ikaw, kuya, ilang edad mo na? Ano? 45. Opo. 45 ka. Si Ate Lani naman, 20. So, 25 years ang pagitan, ano? 25 years, ano? Opo. Pero hindi halata sa'yo, ha? Oo. Kaya Ate Lani din, hindi din halata. Pero itong batang ito kawawa talaga, sipag pa naman ni Christian. No, Christian, ano? Naglalakad, may pasan-pasan na pakwan, bibenta daw niya, pambili niyo ng bigas. Yun. Dito kayo natutulog? Opo. Nakatira lang po kami dito. Oo. Ilang taon na kayo dito? Matagal na? Matagal na kami dito, kuya. Matagal. Mga ano? Pag naiihi. Kumain na ba yung mga anak mo? Siya na po.
Kumain na sila? Kaya natulog na. Kaya lang pati yung tuta kasama sa tulugan. Ha? Kaya yung tuta kasama sa tulugan. Dito kayo na nagluluto? Opo. Taga dito kayo mismo? Hindi po. Ako dyan ako. Taga-Albay po. Ah, taga-Albay ka. Ito naman si Ate Lani. Taga saan ka, Ate Lani? Taga-Sor po. So, ikaw, Ate Lani, taga? Kamsor. O, dayo ka pala dito din. Ikaw, si Akuya naman, ay taga-Albay. Mga dayo pala kayo dito. Ba't kayo napadpad dito? Ba't kayo napadpad dito, Kuya? Kuya Francisco, ba't kayo napadpad dito? Dito po sa asawa ko. Nagsama ko dito. Ah, kasi... Di ba kaburan tong lugar na ito? Mga tao rito ang paghahanap buhay, nagkakabod karamihan. Mm. O, kaya kayo napadpad rito. Dahil sa pagkakabod. O iba't naiba yata ang direksyon ng hanap buhay mo, hindi sa pagkakabod, sa paggagamas ng sanyugan, sa gubat. O hindi makaya sa kaburan, Kuya. Ah, wala din. Wala din. Wala din. Alam mo, sa kaburan, ang kumikita lang dyan, yung mga pinanser, eh, no? Mm. Yung mga may puhunan, ano? Puhunan. Pero yung mga ordinaryong magkakabod, tulad ho ninyo, walang kita, no? Pagod lang ang sa inyo. Pagod ang nakukuha. Yung pang-araw-araw, pwede. Mm. Swertihan pa, di ba? Swertihan, no? Mabuti kung yung balon na mapuntahan mo, nag-high grade, maganda-ganda ang partihan. Mm. Pero, di wala. Kung wala, wala. Di ba? Mabigat, ano? Mm. So, matagal na kayo rito nagtitiis sa lugar na to. Matagal na baga dito mga... Kita kami kung mga kunya na dito, mga 15 na. No. 15 years? Mm-hmm. Oo. Matagal na kami dito. Tagal na. So, 15 years nang ganito ang kalagayan nyo. Ha? Hmm, hindi. Talaga. O, ay, kung kami eh, ay, kung kayo ang tatanungin namin, anong tulong ang maibibigay namin sa inyo, Ate Lani? Anong gusto mong tulong? Sana po, Kuya, mabinyagan ang dalawa kong anak. Ha? Sana po mabinyagan ang dalawa kong anak. Alin dyan, alin dyan? Ito po, taka, itong ka. Alin, ito po, alin? Binyag na po ito. Ito po ang dalawa. Ah, ito, hindi pa. Ito, sa kayong gitna. Ito pong mabinyag. Kayong nasa dulo doon. Siya na po. Binyag na yun. Okay. Ilan taon to? Ito, itong tinapik mo. Ilan taon tatlo to? Na po ito. 3 years old. Yung isa sa gitna. Ay, wala pa po. Ah, ilang buwan? Dalawang buwan. Pa lang yun. Dalawang? Patatlo pong buwan. Oh, ikaw pa panganak mo lang. Opo. Oh, ingat-ingat ka. Baka mabainat ka, ha? Opo. Oh, kamabainat itong asawa mo. 3 buwan pa lang. Masasabi mo, Papa P, kanina ka papasilip-silip. Yun lang, anong pala nila, pagkain. Oo nga. Kain yun. Sa kaasin. Kumain ka na? Kumain ka na, Christian? Sina. Oo, sina? Oo. Ikaw, Kuya, kumain ka na? Opo, nagkain ko. Oo, ito yung pinakita ni Ate Malin, o yung pagkain nila. Kanin at, ano yan, asin? Asin. Oo. Kanin at asin. Pa, yung, kahit yung tatlong yun, pinakain mo rin ng ganon? Kain at kanin at asin? Siya po. Ha? Apo. Nilalagyan ng ano? Lagyan ko pong tubig, tsaka lagyan kong asin. Okay na? Opo. Okay na po sa kanila. Tulog na sila? Opo. Gusog na? Siya po. Oo. Hindi naman lagi-lagi ganyan. Hindi naman. Hindi naman po. Nagugulay naman po kami. May gulay naman. Kasi dito maraming taniman ng gulay. Eh, no? Masipag lang tong asawa mo. Maraming pwedeng tamnan dito, di ba? Hmm. Kahit hindi sa inyo ang lote, eh, siguro naman kung magtatanim kayo, papayag yung may-ari ng lupa, no? Payag naman, Kuya. Payag. Ay, ganito pala. Kuya, anong palayaw mo? Francisco po. Kuya Francisco, walang palayaw? Masyadong formal, masyadong mahaba. Isko po. Isko, ayun. Yun ang iniisip ko. Isko. Ayan, Kuya Isko, ganito. Okay lang ba sa'yo, Kuya Isko, na pagbalik ko dito, magdala ako ng mga pantanim na gulay? Opo, bili ako ng mga pantanim na gulay, ano? Mahanap muna po kaming matatanim ang baga. Ay, mag-iusap po kami. Mag-iusap kayo doon, di ba? Lawak naman ang ang lawak ng likod bahay nyo. Lawak, oh, di ba? Yan. Ngayon, siguro naman, papayag yung may-ari ng lupa. Magtatanim lang naman kayo. Di naman kukunin ang lupa. Di ba, Kuya Isko? Opo. Oh, matutuwa pa yung kasi yung lupa niya malilinisan, di ba? Hindi damo, kundi gulay ang nakatanim, di ba? Ganito ang gagawin ko. Pagbalik namin ni Papa P, bibili ako ng mga gulay ninyo, ano? Bibili ako ng mga gulay na pantanim, ano? Para hindi na kayo
uulam ng asin, ha? Kasi kawawa itong mga anak mo. Oh. Ayan, ah, di ba? Baka magkasakit yan sa bato. Ano, di ba, Christian? Sabi ni Christian, pasyalan mo naman po yung bahay namin para makita nyo po, sabi niya. Kaya pumunta kami dito dahil sa pakiusap nitong anak mong si Christian. Si Christian pala, 11 years old. Grade 1. Opo, palipat-lipat po kami. Ah, nagpalipat-lipat kayo noon. Tapos hindi siya nakaka-ano. Minsan po nagkakasakit siya dyan pag naglalakad. Tama, init po baga, tapos uulanin. Oo nga. Siya magkakasakit ang anak mong si Christian. Opo, wala. Siyempre, sobrang, sobrang init ng panahon. Opo. Tapos maaambunan pagpabalik, may ulan, no? Opo. Oo. Ayun, gamit ni Christian. Oo. Si Christian, 11 years old, grade 1. Ayun. Yan ang bag mo, Christian? Ha? Ano yan? Picture ka po. Ha? Picture. Picture? Patingin nga. Oh, ay, nung kinder ka. Oh, dala-dala ni Christian sa bag niya yung picture niya nung kinder. Siya graduation ng kinder? Sabo. Oh, very good. Kumusta naman sa klase itong anak mo, Lani? Okay naman. 11 years old, siyempre grade 1, di. Nakakalamang na siya, di ba? Oh, yun. Ay, marami ding check, oh, di ba? Christian, ayan. Oh, Christian, alis na kami. Kung babalik kami dito, anong gusto mong dalhin namin sa'yo? Chinelas po. Ha? Chinelas. Chinelas. Dahil? Mainit sa paglalakad. Oo nga naman. Naka-absent siya kasi walang chinelas. Hindi makapasok sa eskwela, ano? Sige. Dala kami ng chinelas ni Papa P pagbalik namin dito para kay Christian. Pati ngayon ang paa mo, Christian. Ayun. Sige. Dala kami ng chinelas, Christian, para makapasok ka bukas sa eskwela, ha? Ha? O, pamasahe mo. Kailang problema, wala naman biyahe dito, eh, no? Meron po. Ha? Meron. Pero matagal. Wala pa ako nasa lubong kahit kailan na biyahe dito, eh. Kunyan po, tricycle po. Oo, magkano bayad? 50 po. Oh my God. 50 pesos? Opo. Oh my God. Di, balikan lang pala ni Christian, 100 na. Opo. Oh, 2 kilong bigas na yun. Ay, talagang grabe, no? Sobra. Kaya hindi talaga makakapasok tong anak mo. Gustuhin man niyang maglakad, di din pwede kasi walang chinelas. Mainit sa kalsada, semento. Opo. Oh. Kuya. Salamat po. Ingat kayo. Ingat kayo. Salamat po. Okay na, Papa P. Grabing init. Talaga. Malakas ang init. Layo nung, na. Layo po nung sasakyan namin. Nandun. May kit 1 kilometro. Kala kasi namin, malapit lang. Sabi kasi nung pangalan nga nun, yung kausap natin kanina, nasa lubong natin, awang-awa tayo. Sabi niya, malapit lang daw. Ayaw na sumakay sa sasakyan namin kasi sabi niya, malapit lang po kami, malapit lang. Sunod kami ng sunod sa kanya. Yung malapit pala nila, 1 kilometro. Kaya yung sasakyan namin nandun, sa dulo. Lakad lang kami ni Papa P. Thank you. Maraming salamat po sa support. Yung mga KSP natin katuwang sa paglingap, especially abroad. Maraming salamat po sa inyo. Hindi po dahil sa inyo, hindi po namin kakayanin ang lahat ng ito. Kayo po ang dahilan kung bakit kinakaya po namin lahat ng ito. Lahat ng paghihirap, lahat ng sakripisyo, ito po ay dahil sa inyo. Kung wala po kayo, hindi po magbubunga ng positibo ito mga ginagawa po namin kasi bilang small YouTuber, di po namin kayang ibigay yung lahat na ibinibigay po ninyo na kami po ang ginagamit na kasangkapan para makarating po ito sa mga pamilyang mahihirap na tinutulungan po natin. Lapit na tayo.
Sana pagbalik natin dito, dala tayo ng pagkain nila, bigas, gamit, especially yung sa eskwela, mga bata yung gamit sa eskwela. Thank you po, salamat.